Mahigpit na ipinatupad sa bahagi ng Baler sa Aurora ang no fishing policy kanilang umaga. Pero may mga mangingisda pa rin pumalawot, kaya hinabol sila at sinita ng mga otoridad. Nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, hindi naging madali para sa mga otoridad dito sa Baler Aurora na pigilan yung mga mangingisda sa pagpalaot kanina. At dahil nga hindi natuloy yung rocket launch ng North Korea, panibagong hamon na naman ang kanilang haharapin bukas. Alas 4 na umaga, kasama kaming nagbantay sa isang coastal community sa Baler, Quezon. Madilim pa ang langit na magsimulang pumalaot ang mga mangingisda kahit pa may no fishing policy. Kaya nanita na ang mga bantay. Magandang umaga po. Tinta na po. Actually po, meron po nga yung missile launch. Oo. So, ang pinapayagan lang po nila yung 10 kilometers. Ilang bangkari na pinigilan pero iisa ang pakiusap nila. Payagan na sila makapaglayag para may maipakain sa kanilang pamilya. Hindi po ba kayo pwede magpahinga muna ngayong araw na to? Pwede lang siguro. Matabi lang naman po. Pwede naman po siguro. Kung kakaloob po ng Panginoon, pwede po siguro mangyayari sa atin yun. Huwag naman na po sana. Pero ang ilan, ni hindi pinansin ang mga tawag ng bantay dagat. Kaya kinailangan pang habulin sila sa laot ng mga otoridad. Pero dahil ayaw nilang bumalik sa pangpang, pinapirma na lang sila ng waiver. Pasado alas 10 ng umaga, may natanggap na impormasyon ng PDRRMO na posibleng matuloy ngayong araw ang paglipad ng rocket ng North Korea. Kaya nagpasya silang puntahan ang mga mangingisda sa laot. Tayo po ay aming pinapakiusapan at inuutusan na bumalik na sa ating pangpang. Agad naman sumunod ang mga mangingisda, lalo na yung maganda naman ng huli. Si Baltazar kumita nga ng 1,500 pesos sa kanyang maliliit na hipon. Habang naghihigpit ang mga otoridad sa mga mangingisda, aliw na aliw naman sa surfing ang ilang turista at residente ng Baler. Isa sa kanila ang Australianong si Trevor. I'm not worried, no, because I think Filipino people are good people and God looks after good people. And I feel safe. Yeah, always safe in the Philippines. Mel, sa bayan ng Dipaculao ay naghanda na rin yung mga otoridad doon. Sila ay naghanda ng mga gamit para sa rescue operations at maging ng mga gamot sakali daw na may emergency. Dito naman po sa bayan ng Baler ay nangako ang mga otoridad na magiging mas mahigpit sa pagpapatupad ng no fishing policy bukas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.